Karma is real. Ano? Pero hindi natin alam kung ito ba ay mangyayari kay Rodrigo Duterte. Kasi hanggang ngayon, parang hindi naman siya nakakarma eh. Pero marami na pong mga individual sa mga nakalipas na panahon, mga nakakarma sa mga mali po nilang ginawa sa kanilang kapwa. Dito, sa pagkakataong ito, meron tayong nakikitang maling ginawa si Rodrigo Duterte, in particular kay Leyla de Lima. Ito po yung pagiging utak sa pagsagawa ng mga trump-up charges kay Attorney Leyla de Lima. At sa araw po na ito, napatunayan na lahat po ng mga ibinintang kay Leyla de Lima ay pawang gawa-gawa lamang sa utos, siyempre, nitong si Rodrigo Duterte. Kaya bago natin tunguhin ang partikular na balita, meron pong live streaming kanina ang Rappler kung saan ito pong si Leyla de Lima ay nakalaya na nga po. Yan, panoorin po natin ha, ang live streaming na ito kanina kung saan inantabayanan na lumabas po ng Regional Trial Court ng Muntinlupa or tama sa Muntinlupa, ano? Muntinlupa City. Ito pong si Attorney Leyla de Lima matapos po siyang i-acquit ng korte. Ang rason po sa acquittal ay kakulangan po ng ebidensya o hindi po sapat na ebidensya para po magpatuloy pa ang isinasagawang paglilitis. Yan. Panoorin po natin ito pong pangyayari na yan kanina at bahagya pong nagpahayag ng kagalakan. Ito pong si De Lima sa harapan po ng publiko. Siya po ay nagpaunlak ng kaunting pahayag at yun po yung alamin po natin kung ano po iyon. Ito, habang inaantay po natin na lumabas dito si Leyla de Lima, alalahanin po natin na siya po ay ipinakulong ng Duterte administration noong 2017. Kaya naman mamaya pupuntahan po natin yung timeline ng pagkakakulong nitong si Leyla de Lima diyan po sa Camp Crame, Quezon City. Yun po kasi yung napiling detention facility para siya po ay mapangalagaan din ng kanyang kaligtasan. Unfortunately, sa kabila nung nasa loob na ito ng krame, muntikan pa siyang mabiktima ng isang nagtangkang tumakas at siya po ay ginawang hostage. Pero salamat sa maagap na pagtugon ng ating mga kapulisan sa pangunguna nung isang hindi ko na matandaang pangalang full-fledged colonel at ito ay kanya kagad na neutralize yung nag-hostage dito po kay Leyla de Lima. Anyway, yan naman ay maaari natin balikan mamaya. Panoorin po natin ngayon ito pong paglabas dito ni Leyla de Lima kanina. The court had already granted the demurrer to evidence filed by the defense. So, it means an acquittal on the part of the all of the accused. As the judge says so, they may now enjoy their unmitigated freedom. But we have not yet read the decision itself, no? So we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. And as head of the panel, maybe this week I will convene all the members to discuss whether or not we will file a motion for reconsideration or any other legal remedies that may be warranted under the circumstances. What will stop you from filing an MR? Well, it is still premature on our part because we still have yet to read the decision. We do not know if the judge had made some overstep its boundaries or there was sufficient discretion on the appreciation of evidence. But that is still to be discussed in order to be final. Pero alam nyo mga tol, kahit hindi naman tayo abogado, basic naman yan. Nakapagka inacquit ka po ng korte, regardless doon sa sinasabing abuse of discretion ng judge, hindi ka na pwede pang sampahan ng kaso muli on the same circumstances. That is, paglabag syempre doon sa karapatan mo to double jeopardy. Ano? Kasi ang essence po ng double jeopardy under, kung di ako nagkakamali sa Bill of Rights ng ating 1987 Constitution, Section 22, Article 3, ang isang tao na napawalang sala sa hukuman, sa mga akusasyon na ibinato sa kanya, ay hindi mo pwedeng iharap muli sa ganoong parehas na kaso.
no? Kasi malalagay siya sa ikalawang panganib, ika nga. Yun po yung pinaka-esensya eh, ng double jeopardy. Marami na pong mga pagkakataon sa nakalipas na panahon na nagkaroon ng grave error ang korte sa acquittal ng akusado, yet wala pong magawa ang estado kung hindi tanggapin na yung tao po ay hindi na pwede pang i-prosecute doon po sa una nang naisampas sa kanyang kaso at ito nga ay nagresulta sa pagkaka-acquit nito. Ganito rin naman siguro ang mangyayari po dito kay Leila De Lima. Kahit mag-file po ito ng motion for reconsideration sa ating maikling pangunawa sa batas, hindi na po yan magpo-prosper. Clarify, you're still contemplating on filing an MO? Well, it will depend upon the decision, the context of the decision. Well, there is no reason. On filing an MR. That is, we are not discounting the possibility. We consider that as an option. Yes. How do you feel about it? How do I feel about it? It's work, no? We have no... Parang familiar sa akin tong lalaki na to. Can you identify him, mga tol? Itong lalaki na nagsasalita ngayon, parang very familiar sa akin na siya ba yung DDS na prosecutor? I do not know, ha? O baka nagkamali lang o baka kamukha lang. Personal animus against the good senator. Yeah. We just do the job and if the evidence is appreciated by the court, we just submit to the sound discretion of the judge. So anong pwedeng may isama nyo sa MR na basis? We have not yet decided nga. Pag-aaralan pa namin. Kamukha lang ba? Kamukha file. I mean, if the judge's decision stands true and solid, we would have no basis to proceed further. We would not like to waste the time of the court by filing frivolous MR. We still have to... Pero sa kabila nung talo sila sa kaso, masaya sila, no? Masaya lang po ninyo, mga tol. Tingin ko naman, ito pong ating prosecutor, Department of Justice in particular, sila po ay napilitan lamang sa utos siyempre ng nasa taas ng mga panahong iyon na nang banggitin ni Rodrigo Duterte sa harapan ng publiko, De Lima, you are finished. Eh, isang instruction po iyon na kailangan maging matagumpay kayo sa pagsasampa ng kaso at para maipakulong itong si De Lima at hindi na siya makapagsalita laban sa Duterte administration. Kaya sa tingin natin, kahit talunan sila ngayon, masaya itong mga abogado na ito. Study the decision. Kasi hindi po ba ito vindication kasi 3-0. Well, that 3-0 and 1 on petition. Pending. So... Well, we are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. And we did not lose our respect even though we are on the other side of the fence. But it's our duty to prosecute. Siyempre, sa prosecutor naman, trabaho lang. Nauunawaan naman natin sila dyan. Kaya ang tingin ko dyan, hindi sila babalikan ni De Lima. Pero yung mga responsible person, lalong-lalo na itong si Rodrigo Duterte, and I believe the former Department of Justice na si Vitalino Aguirre, eh baka balikan ni De Lima. Maya-maya lalabas po dyan si De Lima at mapapakinggan po natin siya. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay, habang inaantay po natin ang paglabas ni De Lima, puntahan po natin yung timeline ng kanyang pagkakakulong. Ito naman po ay posted sa balita ng Rappler noong November 13, 2023 pa. Para guided po tayo at hindi lamang nakarely sa ating memorya. Basahin po natin ang balita tungkol po dito. Pero bakit kailangan ko pang mag-sign in? Yan. Sabi po dito, sandali nga lang mga tol, nakaregister na ako dito. Ah. Bakit kailangan ko pang mag-sign in? Alisin muna natin, baka makita nyo yung mga hindi dapat makita sa harapan ng publiko. Yan. Okay. Sandali lamang ha, at habang inaantay po natin na lumabas si Leila De Lima, tayo po ay mag-sign in muna sa Rappler. Dali, kailangan pa ng verification, na-delay tuloy tayong live streaming natin. Di ko kasi mababasa yung balita ng Rappler hanggat okay, hindi ako naka-sign in. Okay, ayos na. Ayan, balik tayo dito sa binabasa po natin balita. Habang inaantay po natin lumabas si Attorney Leila De Lima.
Manila, Philippines, posted po ang balita na ito November 2023 pa. Former Senator Leila De Lima was kept in detention for more than 6 years. And kung hindi po ako nagkakamali, as far as my recollection is correct, si Leila De Lima have been incarcerated for 2,400 more or less days. Ano, di ko na maalala yung specific figure eh. Pero something like that, ano, more than 2,400 days po siya na nakulong sa Camp Crame, Quezon City. At yun po ay produkto ng gawa-gawang kaso nito pong Duterte administration. Ito po ay simbolo na sa panahon ni Rodrigo Duterte, talagang ang forma ng kanyang gobyerno, nakatago lamang sa demokrasya pero tyrannical po ito. No, kung ano yung gusto niyang mangyari, dapat mangyari. At ang naging biktima, walang iba, si Leila De Lima. O, naging biktima rin, syempre, ang ABS-CBN, regardless kung ano man yung mga issues natin doon sa kanila. Pero malinaw na kung hindi po nagalit si Rodrigo Duterte sa ABS-CBN, hindi po matatanggalan o maipapasara ang ABS-CBN. Okay? Tuloy ko po yung binabasa natin dito. De Lima was placed under trial for cases related to illegal drugs. But prior to this acquittal, nakapag-fiansa po si Leila De Lima noong November 13, 2023. Alam po ninyo kung ano ang kadahilanan bakit siya nakapag-fiansa? Samantala ang mga kaparusahan ng paglabag sa batas na reklusyon perpetua or life imprisonment, hindi po dapat siya nakakapagpiansa. Ibig sabihin lamang, kaya siya nakapagpiansa, mahina po ang ebidensya laban po sa kanya. Dito po sa ikatlong kaso na kanyang kinaharap at ngayon nga po nauwi na sa acquittal. Okay? As chairperson of the Commission on Human Rights in 2009, dito na kasi nagsimula ang lahat eh, kung paano nagalit sa kanya si Rodrigo Duterte. Dahil nga po nung naging CHR chairperson siya, isa po siya sa mga nanguna para po imbestigahan ang mga napakataas na pagpatay na nangyari po diyan sa Davao. At ito ay sinasabing ginawa po ng tinaguriang Davao Death Squad, kung saan ang mayor doon noon ay si Rodrigo Duterte. Okay? She would later become one of fiercest critics of Duterte, publicly condemning his violent war on drugs and other rights and other human rights violations. At lalong nanggigigil doon si Rodrigo Duterte. Biruin mo, senador siya ng Republika, tapos malayang nakakapagsalita sa harapan ng publiko. At even ang plenaryo ng Senado ay nagiging behikulo nito pong si Leila De Lima para ipakita sa harapan ng publiko kung gaano kasama ang panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. Doon, yun talaga ang dahilan kung bakit sinabi ni Rodrigo Duterte, ulitin ko lamang, "You are finished, Leila De Lima." And thereafter, alam naman natin ang nangyari, for several weeks, samut-saring mga kaso na ang ibinato dito kay Leila De Lima at kinalaunan, siya po ay nilabasan ng warrant of arrest para po sa iba't ibang kaso. Tatlo po iyon, lahat po connected sa illegal na droga. Conspiracy to engage or trade dangerous drugs. Nakalimutan ko na yung eksaktong titulo pero I hope tama yung pagkakaalala ko. Section 26, tingnan nga po natin yung Republic Act 9165. Sa Section 26 po ng ating pong tiningnang batas, ay yun po yung particular na ikinaso dito po kay Leila De Lima. Attempt or conspiracy. Yan po yung eksaktong provision. Meron pong limang sirkumstansya dito eh. Pero hindi na po natin i-discuss yan kasi anyway, tapos na naman po yung kinakaharap na kaso. Yung timeline na lamang po ang puntahan natin. Here's a timeline of developments related to the cases filed against De Lima in the immediate aftermath of her arrest in February 2017.
Okay? On February 27, 2017, De Lima files a petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court, calling for the immediate issuance of a temporary restraining order against the proceedings and arrest related to the charges filed against her. Pero wala pong nangyari dyan. Wala naman siguro nung mga panahong iyon, maglalakas ang loob na lumaban kay Rodrigo Duterte. Kaya yung sinasabi po, kung totoo man, na si Pangulong Bongbong Marcos daw ayon kay Senator Amy Marcos ay kinakatakutan ng mga politiko, eh hindi po yun totoo. Kasi kung meron mang kinakatakutan sa pamumuno, hindi po si Pangulo yun, Bongbong Marcos, kung hindi si Rodrigo Duterte. Diretso tayo sa binabasa po natin. On March 3, 2017, the Department of Justice moves to consolidate the three drug charges against De Lima. In its motion filed before the Muntinlupa City Regional Trial Court, the prosecutors argue that the cases arose from similar sets of facts. There are common parties and issues, and interrelated evidence will be presented in court. Okay? On March 13, then Solicitor General Jose Calida files a manifestation before the Supreme Court seeking the dismissal of De Lima's petition, arguing that the then senator falsified the notarizations on her affidavits. De Lima's camp says this issue was legal nitpicking and hair splitting. On March 14, 2017, the Supreme Court begins to hear the oral arguments related to De Lima's petition. The second part is scheduled on March 24, 2017. After several months, October 10, 2017, the Supreme Court en banc junks, binasura po, yung petition po ni De Lima para po yung kanyang warrant of arrest ay ibasura ng korte. Hindi po ito kinatigan ng Korte Suprema, at sa kanilang naging ruling noon, inutusan po nila ang Korte Suprema ay ang Muntinlupa City Regional Trial Court na simulan na po ang paglilitis sa kaso nito pong si Leila De Lima, sapagkat sila po ang merong jurisdiction dito. Okay, paliwanag natin ang bahagi. Ang tagal ni Leila De Lima lumabas eh. Paliwanag po natin ang bahagi. Ano ba yung jurisdiction? Okay, ang jurisdiction po, pagkakaso na po ang pinag-uusapan, sa madaling paliwanag na lamang po, baka may nanonood pa rito sa ating abogado, kakaya naman. Shoutout sa inyo kay Attorney Rene Bueno. Pero sa madaling paliwanag na lang, sa pangunawa po ng ating mga manonood, pagka sinabi pong jurisdiction, kapag kakorte na po ang pinag-uusapan, ang pinakatatandaan lamang po natin dito yung attachment ng penalty. Ano yung penalty to be imposed, rather. Kapag ka mahigit po sa 6 na taon or 6 years and 1 day and above ang parusa, wag na po natin tingnan yung piyansa, ay yung fine. Pagkakulong na lang kasi drugs naman po itong pinag-uusapan natin. Ang kaso po na ito ay ilalagak sa regional trial court. Pero maaaring magtaka kayo, bakit hindi siya sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan? Eh, di ba, nung na-commit niya allegedly yung krimen, ay siya po ay Secretary of Justice. Ano? Ang kaso niya po kasi ay personal eh. Hindi po ito ugnay doon po sa kanyang paglilingkod sa bayan. Kaya basically mapupunta po ito sa regional trial court. Ngayon, balik po tayo dito sa binabasa po natin na timeline. April 17, 2018, the Supreme Court rejects De Lima's appeal against its earlier ruling and effectively affirms the drug charges filed against her by the Department of Justice. Noong mga panahon pong ito, by the way mga tol, nakakulong na si Leila De Lima. Okay? Ay hindi pa. Tama ba, nakakulong na ba siya? Siguro nakakulong na siya rito that time, ano. Anyway, tuloy natin. On August 10, 2018, De Lima, tama, nakakulong na siya. Kasi 2017 nga siya kinulong.
De Lima is arraigned before Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 at least 18 months after her arrest. So she refuses to enter a plea saying that the charge is pure invention, pure fabrication. Ano ang mangyayari kapag kaganyan na hindi po nag-enter ng plea ang isang akusado? Siyempre, ang automatic na not guilty plea ang i-enter po sa kanya sa korte. Ngayon, ano ba yung arraignment? Pagbasa lang po ito ng sakdal para po magkaroon ng jurisdiction yung korte sa kanyang pagkataop at masimula na po ang paglilitis. Kapag halimbawa, ikaw po ay inakusahan sa isang paglabag sa batas at formally dapat magkaroon ng pagbasa ng sakdal at doon magsisimula na after that yung mga procedure kung paano ka lilitisin. Marami po yan na hindi ko na po isa-isahin. Pero sa madaling paliwanag, paglilitis at mukhang lalabas na si Leila De Lima. Ito, panoorin po natin ang paglabas ni Leila De Lima dito po sa Bulwagan ng Katarungan diyan po sa Muntinlupa City. So nakikita niyo sa inyong camera, ipinapakita ni Attorney Bonita Cardon, isa sa mga lawyers ni former Senator Leila De Lima, yung dispositive part. Pag sinabi pong dispositive part, ito po yung dulong bahagi ng resolusyon, desisyon ng korte, or order ng korte kung saan sinasabi kung ano naging desisyon ng korte ito. So nakuha nating kopya, ay sabi ng korte, thus assessing the totality of the evidence presented by the prosecution, the court is of the firm resolve and so holds that the prosecution was not able to prove the guilt of all the accused beyond reasonable doubt. Wherefore, for failure of the prosecution to give or to provide to prove the guilt of all the accused beyond reasonable doubt, the respective demurrer to evidence filed by the accused are granted. So, ang mga kasama pong na-acquit ni former Senator Leila De Lima dito sa kasong ito ay sina Franklin Jesus Bucayo, Ronnie Palisok Dayan, si Ronnie Dayan, si Janelle Sanchez, si Jose Edentiam Sondera, at silang lahat. Yung nagbaba ng resolusyon o nagbaba ng decision na ito sa korte na ito ay si Judge Henerito, ang presiding judge ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206. He is the same judge who granted former Senator Leila De Lima's bail petition in 2023 and also the same judge who granted former Senator Leila De Lima's request for furlough to visit her ailing mom. All smiles pa rin si Attorney Bonita Cardon habang pinapakita niya sa mga miyembro ng media ang kopya ng petition or kopya ng case or decision ng korte. So, hindi pa rin mababa si former Senator Leila De Lima, pero nakikita pa rin natin na nagtitipon-tipon pa rin yung kanyang mga supporters. Wala pa pala si Leila De Lima, ipinakita pa lamang ng kanyang abogado yung copy ng decision. May git sa 100 pahina po ang desisyon na yan ng korte. At congratulations kay Attorney Leila De Lima, no, sapagkat finally na tamo niya na po yung ganap na kalayaan. Balikan po natin ito pong mga binabasa po natin na timeline kanina. Okay? On September 7, 2018, the NBI issues a subpoena for De Lima in relation to an investigation connected to an extrajudicial confession by alleged drug lord Kerwin Espinosa. De Lima says, the subpoena signals that she is again being falsely accused and being made to face trump-up charges because the Duterte administration needs to cover up the rampant incompetence, abuse, and corruption that have been the only true defining hallmarks of Duterte administration. September 27, 2018, De Lima says, Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 junk her move to disqualify criminal offenders as witnesses. Halos lahat ng mga pagkakataong ito, mga tol, nung mga panahong ito, hindi po mapabor kay Leila De Lima. Kaya hanga din po ako sa kanya kahit paano, kahit kalaban natin siya sa politika eh. Alam po ninyo, yung kanyang spirit hindi po nabali.
talagang hindi po siya nag-give up at talagang squarely nilabanan niya po ito pong mga trump up charges na ibinato sa kanya ng Duterte administration. November 2018, De Lima asked the Court of Appeals to reverse an earlier ruling that denied her plea to stop 13 convict witnesses to testify against her in relation to illegal drug trading charges. But to no avail, syempre ito. Wala pong nangyari doon. August 9, 2019, De Lima files a very urgent motion for furlough so that she could be allowed to visit her ailing mother who was hospitalized in Iriga City, Camarines Sur. In her motion, she asked the court to grant her motion as soon as possible so that she could see her mother possibly for the last time. At salamat naman ng mga panahong iyon sapagkat ang korte ay pinagbigyan ng kanyang kahilingan ng dalawang araw noong August 14, 2019. August 16, 2019, Jose Adrian Dera, a co-accused of De Lima in two drug charges, is arrested in Angeles, Pampanga. He faces two counts of conspiracy at ito na nga si Leila De Lima. Pakinggan po natin. Magbibigay siya ng statement. So, tanong niyo siguro, anong nararamdaman ko? Yes, ma'am. Ano po ang nararamdaman ko ninyo sa lahat after 7 years? Oh, yes, yes. Of this legal battle. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam niyo naman ito, I respected the rule of law, despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on, and I went through and endured the whole process. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na Panginoon for His grace of freedom, permanent or full freedom and vindication, na hindi niya po ako pinabayaan all throughout my journey and ordeal. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henner Guito for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki po ang bahagi ng aking pagkamit ng hustisya ang makalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, maraming salamat sa pagmamahal. At sa inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for, maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga umalipusta sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan.
isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, huwag po kayong mawawala. Dahil pagkatapos ng 7 taon, mas handa po ako na ituloy ang laban. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang laban. Ma'am, yung sinasabi niyo po na tuloy ang laban, does this mean that you are going to run for the Senate? No, I have no decision yet. What I meant by tuloy ang laban, contra injustices and sa oppression. Dahil ang dami nga po mga naging victim ng injustice and oppression. Yun po ang ibig kong sabihin. Well, I'm still really adjusting sa buhay ko ngayon, lalo na ngayon na talagang complete freedom na ito para sa akin. Marami po akong mga engagements ngayon at nagtuturo naman po ako ngayon and babalik po siguro ako sa practice, although limited capacity, and tutulong po ako siyempre sa Liberal Party because I happen to be the spokesperson of Liberal Party. And in fact, ito, this is such a meaningful triumph for me also because it coincided with the 3rd death anniversary of the former president, Benigno S. Aquino the third, na, you know, si Pinoy. So nami-miss ko nga po. I'm sure he was with us sa courtroom kanina in spirit. How was ICC, ma'am? Meron po ba kayong gustong sabihin? Tumutulong po ako dyan. Tutulong po ako. And kaya nga po, yung naging mensahe ko kay Ginoong Duterte ay siya ngayon ang mananagot. Kailangan panagutin. Dahil wala namang nangyayari dito sa Pilipinas. Konting-konti lang yung na-prosecute at nakukonvict nila. At nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Maraming salamat. Okay. So technically, wala na pong lahat ng cases. Wala na po. Because the grant of our demerit to evidence, that is tantamount to acquittal. Alam niyo po na 3 yung naging drug cases ko. Nag-grant yung demerit to evidence ng isa, na-acquit ako totally sa isa. Ito naman ngayon, another grant of demurrer, which is tantamount to acquittal. Meron pa nga ho kaming isang case na maliit na kaso, yung disobedience to subpoena or to summons, disobedience to summons, na napakatagal na. Kaya dinismiss na po ng RTC. Si METC po yon. Nung hindi po dinidismiss ng METC, inakyat po namin yun. Inakyat po ng aking mga abogado sa RTC and invoking my right to speedy disposition of case or speedy trial. Dahil na minor case lang, na imposable penalty nga. Anyway, baka din nyo na maunawaan yung sinasambit ni Senate o dating Senador De Lima, no? METC, ito po yung Metropolitan Trial Court. Ito po ay korte. First level court po kung tawagin po ito, kung saan ang lahat po ng mga lumabag sa batas na may kaparusahan na hindi po lalagpas ng 6 na buwan naman ay dito po didinggin. Yun lamang po para mas maunawaan po natin yung mga sinasambit niya po dito. It's just, I think, 6 months and then tumagal ng 7 taon. Tumatagal ng 7 taon. So buti na lang po, nagpapasalamat din po kami sa RTC Quezon City na binagbigyan po yung aming petition na tuluyan na rin pong dinismiss yung kaso na yan. So all of this, yes. So all of these criminal cases are gone. So I'm so happy. You go back to Bicol? I've been going that there once in a while. Binibisita ko po ang mami ko. Thank you.
sa mga meron kaming meeting with lawyers kasi sa mga next moves pag-uusapan ko lang. Yes, ma'am, are you contemplating to file a cases? Po sa oh yes, my lawyers have been studying that already and there are still other cases that I've asked them to study. Isa pa, isa nga po, we will announce it in due time. Kasi pinag-uusapan yan, pinag-aaralan yan. So, one, pag ready na po, i-announce po namin yan. Aside from Duterte, sino po yung respondent? Thank you, ma'am. Thank you. Okay, yeah, congratulations kay Attorney Leila De Lima. Finally, ganap na po ang kanyang kalayaan. At alam po ninyo, mga tol, ito pong nangyari kay De Lima, una, ito po ay simbolo na meron pong hustisya sa bansa. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng mga didishits na walang hustisya. Palibasa ang kinakasuhan ay si Natebe, si Gerald Bantag, si Apollo Quiboloy at soon ito pong si Rodrigo Duterte. Sa punto naman ng politika, kung ako po ay kakilala o marahil may pagkakataon na makausap nitong si Leila De Lima, ang masasabi ko sa kanya, take this opportunity na muli kang bumalik sa politika. Kasi alam po ninyo mga tol, sinira talaga ng Duterte ang kredibilidad nito pong si Leila De Lima. Kaya nga mula po sa pagiging senador, siya na rin ay natalo nung nakaraang halalan dahil una, di na rin siya makapangampanya. Pangalawa, sira ang kanyang reputasyon. At dahil po sa panalo niya na ito sa korte, yung reputasyon po na yan muling bumabalik. And I believe, majority ngayon sa ating mga manunood, kung hindi man majority, marami sa inyo, ang buboto siguro dito kay Leila De Lima. Ako, contemplating ako na iboto ito kung sakasakali eh. Kasi ayoko na nung magpakabulag na katulad ng ginawa ko sa Uniteam dati, na porkit bahagi ng Uniteam, hindi ko na sinuri si Robin Padilla, si Harry Roque, at yung ilang pa pong mga miyembro nito. Basta na lang bumoto ako. Pero mali eh. Dapat kahit kalaban po natin sa politika, kung tingin po natin ito naman ay makakatulong sa bansa sa pamamagitan po ng paggawa ng batas dahil sila po talaga ay kwalipikado, eh iboto po natin. But hindi ko sinasabing iboto nyo si Leila De Lima. Sa akin lamang pong paniniwala yan. Ano? Saka nakikita ko din kasi sa kanya yung itsura ng nanay ko. Alam po ninyo, si Leila De Lima, kahawig po ito ng biological mom ko. Ano? Siya po ay kamukhang kamuka. Kung ano po yung facial features ni Leila De Lima, kahawig po siya ng nanay ko. Kaya every time na nakikita ko si Leila De Lima, kaya nga nung panahon ni Duterte, akala ko totoo yung mga binabatong kaso sa kanya. At every time na nakikita ko siya, nabubuisit ako. Pero sa kabila nun, naaalala ko nanay ko dahil 2015, pumanaw nanay ko eh. But again, that is my personal lang naman na point of view sa politika nitong si Leila De Lima. Pero sana, kung tatakbo siya, the 2025 senatorial election ay pit na pit para sa kanya. Kasi kung hindi niya i-take yung opportunity na ito, na fresh pa sa taong bayan, na siya ay acquitted sa mga kaso, na siya ay ginawan lamang ng mga kaso ng Duterte administration, eh baka makalimutan po yan sa 2028, tapos doon pa siya tatakbo, baka matalo siya. Eh dito sa 2025, malaki ang posibilidad na mananalo si Leila De Lima. After all, ang pangulo naman natin, welcome naman sa kanya ang mga critics eh. Kahit mga kalaban sa politika, iniyayakap ng ating pangulo basta nakikita niya na meron talagang malasakit at pagmamahal sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Ngunit sa kabila noon, hindi po natin nakikita na ang Liberal Party na pinamumunuan po nitong si Leila De Lima ay makikipag-alyansa sa ating kasalukuyang Pangulo. Ano? I mean, sa partido ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagbitiw na po sila ng salita dyan. Ang Liberal Party, dahil nga po magkaiba ng paniniwala, hindi talaga kailanman daw po magkakaroon ng koalisyon sa mga Marcos. Okay? With that, maraming salamat. Again, congratulations kay Attorney Leila De Lima at sa mga DDC, ipanalangin ninyo
na magtagumpay kayo sa pagsuporta kay Rodrigo Duterte. Dahil tingin namin payback time ngayon ito, particular kay Leila De Lima. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.